Kamusta po sa inyong lahat? Ayan, ni hao po dito sa Taiwan. For today's video is magluluto po tayo ng tinolang manok na may sayote. Ayan, tamang-tama po sa malamig na panahon po dito sa Taiwan. At iya, ay dalawang linggo na po ulan na ulan. Ayan, dahil magwi-winter na po sa susunod na buwan. Eh, nag-request po ang amo ko na baka daw gusto ko magluto ng soup na Philippine taste. Ayan, tara po at magluto na po tayo. Magpainit po tayo ng kaldero. Lagyan po natin ng langis. Ayan. At una po natin igigisa ang ating luya. Ayan. Ang bango-bango po ng luya. Una pong ginigisa ko is luya para mas lumabas yung lasa niya. Ayan. Igisa-gisa lang po natin. Hanggang sa magkulay brown po siya. Mas masarap, mas mabango, mas malasa. Ayan. Isunod na po naman natin ang ating bawang. Halo-haloin lang din po ulit natin hanggang sila ay magkulay brown na. Ayan, at kasunod na po natin, islagay po natin ang ating sibuyas. Napakasimpleng tinola pero napakasarap. Nagustuhan din po ito ng aking amo. Ayan, pwede daw po pala yung sayote na ilahok sa manok. Dito po kasi ang soup po is hindi na po ginigisa. Ayan, sa Pilipinas lang po siya nakakita ng soup na iginigisa. Ayan, pagkulay brown na po is ilagay na po natin ang ating, ayan, halo-haloin po, pagkulay brown na po is ilagay na po natin ang ating manok. Ayan. Pinaalisan po ng buto ng amo ko yung manok kasi akala daw po niya hindi nilalagyan ng buto ang tinola. Pero okay lang po, masarap pa rin naman po. Ayan, sa susunod na lang daw po niya, hindi ipapalis ang buto. Ayan, halo-haloin lang po natin hanggang sa lumabas po ang tunay na katas ng manok. Ayan. Lagyan po natin ng kaunting asin. Mas masarap po sana kung patis. Kaso wala na po akong patis, lagyan po natin ng paminta. Ayan. Haluin lang po natin ng kaunti para yung lasa niya is, ayan. Ngayon lang po ulit ako nagluto ng tinola. Tagal ko na po hindi nakakatikim ng tinola. Ayan. Ayan po. Sangkot siya na po siya. Mas pumapasok po kasi ang lapla yung katas kapag wala pa siyang sabaw. Ayan, ilagay na po natin ang ating kayote. Kayote po sa, kayote po ang tawag namin sa Quezon. Pero sa ano po, isayote. Ayan, takpan po muna natin para lumabas pa rin yung katas niya. Ayan, tingnan nyo naman po at lumabas na yung kanyang sariling katas. Ayan, makita nyo po ba, oh, may kaunti na siyang sabaw. Kahit hindi naman natin nilalagyan ng tubig. Ayan. Kasunod naman po, ilagay na po natin ang ating hugas bigas. Ayan. Hugas bigas po ang nilagay ko dyan. Mas malasa, mas masarap. Ayan. Ano po, dalawang hawong at kalahati po ang nilagay ko dyan. Yung halos pantay lang po nung karne natin na lulutuin. Ayan. Lagyan din po natin ng kaunting pampalasa. Magic sarap. Takpan po muna natin at hayaan po natin kumulo. Ayan, pag kumukulo na po, ayan. Haluin po natin ng kaunti. Ayan, medyo matigas pa po ang ating sayote. Ayan. Hayaan lang po natin siya kumulo pa ng kumulo. Mas labog, mas masarap. Ayan, takpan po ulit natin. Ayan, after 5 minutes po, buksan po ulit natin. I-check po ulit natin ang ating sayote. Yung pong karne ay malambot po dito ang karneng manok. Hindi po kailangang matagal lutuin dito. Ayan po. Naglalaway-laway na. Kumakaway na po ang ating kanin. Ayan. Goods na goods po ang tinola sa panahon na malamig. Ayan. Try po natin kung natutusok na. At yan, medyo matigas pa po. At pa po tayo ng oras pa para maluto po ang ating sayote.
masarap po yung hindi naman labog na labog, yung sakto lang. Ayan, taktan po natin. At after 5 minutes po, ayan, buksan na po natin. Lagyan na po natin ang ating dalawang sili. Ayan, pampadagdag din po ng lasa. Tsaka ang bango-bango po niyan. Ayan na nga po, kunduan na po. At sa puntong pong iyan is, luto na po ang ating tinolang manok na may sayote. Mas masarap po sana kung papaya, kaso wala naman po ngayong papaya dito. At ayan po, kuluan-kuluan na po. Haluin lang po natin ang isa at papatayin na din po natin ang amoy. At ayan na po, luto na po ang ating tinolang manok. Ayan. Thank you po Lord sa lahat ng blessing. Ayan. Salamat po sa inyong pananood. Thank you Lord. Bukas po ulit. Salamat.